mga ka-herbs. So, Nuts TV here again. Welcome to my vlog. So, for today, ang ginawa natin is galing tayo sa Matatalaib, Barangay Matatalaib, Tarlac City. So, may nag-order kasi sa atin ng Vivo headset. So, sa ngayon, nandito ako sa Barangay San Isidro na sa may Skyland. Okay? So, gagawin natin ngayon, guys, habang wala pang farm. So, isusurvey natin yung dressing farm dito sa Tarlac. So, mapapansin nyo yun. Nandito siya sa dulo ng kumintang. Okay, pupunta tayo doon. Titingnan natin kung gaano kalaki yung katayan doon. And then, kung may makita man tayong tao, siguro, mag-i-inquire tayo ng konti. Para sakaling meron tayong idea sa gagawin natin. So, pahinga lang ako ng konti dito kasi napaka-press ko dito, guys. So, napaka-init kasi sa kalsada, no? So, na yun, naka-face mask tayo, naka-face shield kasi nang huli sila nang walang face mask sa face shield dito. Sobrang selan, okay? So, yun, ang gagawin natin is pupuntahan muna natin yung dressing market, then mag-i-inquire ako doon. So, magtatanong lang muna ako kung ano yung mga dapat gawin or ano yung mga, magkano yung per head nila. Siguro, tingnan ko kung nakabukas. So, update ko kayo mamaya, guys. Pag nandun na tayo, siguro mga 30 minutes running lang naman yun. Malapit lang naman dito yun, guys. So, update ko kayo. Pag nandun na tayo, then balikan ko kayo after a few minutes. Okay? Kita kids, babush! A few moments later. So, okay, guys. Nakapag-slip na tayo. Alis na tayo, guys. So, nandito na tayo sa may farm, ng dressing farm. So, napansin nyo, guys, nag-inquire na ako dun sa loob. Ayan, ayun yung itsura ng farm. Okay. So, palabas na tayo ngayon. Sabi nila, hindi daw nila alam yung price kasi wala daw yung boss. So, ang gagawin natin, guys, is tatawag tayo mamaya ang gabi dun sa may-ari, no? At tatanungin natin kung magkano yung magiging price niya kung sakali makukuha tayo ng 50 heads na manok. Okay. So, wala pa daw lamang loob yun. And, hindi daw nila alam kung magkano daw ipapasa sa atin. Kasi, ang minimum daw na binabalahibuhan nila dito is 100 heads. Okay, 100 heads yung binabalahibuhan. Ang tinatanggalan nila ng balahibo dito, guys. So, ang mangyayari ngayon, tatawagan natin yung may-ari mamaya and tatanungin natin kung magkano ba yung laban niya kung 50 heads muna yung kukunin ko. Siyempre, from start for my business. So, yun. Malalaman natin mamaya kasi wala nga sila. Umalis sila. And then, nag-inquire na ako dun sa loob at pasensya na kayo, guys. Medyo curious dito at bawal mag-vlog sa loob. Pinabawalan nila tayo mag-vlog. So, nagtanong ako kanina kung pwede ba mag-vlog. So, hindi daw. So, yeah, kung makikita mo, guys, ayan, nandito tayo sa planta. May mga truck sa likod. Okay, dito yung literal na katayan dito sa Tarlac, no? So, mamaya mag-inquire tayo kay Mada. Hindi ko alam kung ano yung pangalan, Madam Marlene o Maylene. So, mamaya bahala na, tawagan natin siya. So, sa ngayon, uwi na muna tayo ng bahay din kasi marami akong gagawin, guys. Maglalaba pa tayo, grabe. So, sasakit na naman yung likod ko. Okay? So, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog. So, yun, at least napakita ko kayo. Nasama ko kayo dito sa aking adventure, sa aking business. So, napunta na natin yung dressing farm dito sa Tarlac. So, kaso, hindi ko nga lang kayo na isama sa loob. Pero, napicturean naman natin yon. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung paano yung mga makina nila. Okay? So, hanggang doon na lang tayo, guys. Kita kids. Ingat kayo. Peace! A few moments later. So yun nga, guys, nandito na tayo sa bahay. Ganun lang kabilis, no? Nasa bahay na tayo. So nakapag-inquire na ako doon sa dressing farm natin dito sa may Sitio Kumintang, sa may Barangay Baras Baras, Tarlac City. Okay, sabi doon tig 140 daw, pero hindi pa daw sila sure kung magkano daw yung isang dress chicken nila, no? So wala daw yung may-ari. Nagkataon na papunta tayo doon, umalis naman yung may-ari. So nag-iwan na lang sila ng contact number, then mamaya kukontakin natin yung may-ari ng dressing farm kung okay ba na magpakatay tayo sa kanya ng 40 heads for beginning. Okay, so sabi kasi nila nasa 100 yata pataas ang kinakatay doon. So, what? Mamaya tatanungin natin yung may-ari kung talagang gusto niya na
okay, kung okay ba na magpakatay tayo ng 50 headstone, tatawagan natin siya later, okay? So, yun, nagtanong ako kung pwede mag-vlog para madokumentary lahat, pero sabi nila, it's confidential daw, hindi daw pwede. So, kaya hindi ako nakapag-vlog sa loob ng planta, guys. So, hanggang labas lang yung vlog ko kanina. And then, napicturean ko naman kahit paano, pero bawal daw talaga kasi confidential daw yung kanilang farm. So, let's respect their management kasi alam naman natin, property nila yon. So, kaya ang nangyari, hindi ko na lang na-vlog sa loob. So, hanggang labas na lang ako nakapag-vlog. So, ngayon, nasa bahay na tayo. So, at least may idea na kayo kung paano. So, nakita nyo yung dressing farm. Kaya lang, sa labas nga lang, hindi siya pwede sa loob kasi medyo confidential nga. So, siguro mamayang gabi or tomorrow night, pag dumating yung kapital natin, inatawag tayo doon para makapag-inquire ulit doon sa may-ari kung talagang pwede or allowed ba yung 50 heads or 40 heads na kakatayo nila. Okay, sa ngayon, maghihintay muna tayo. So, at least may idea na ako kung saan yung dressing farm. So, pwede kang kumuha doon ng automatic dress. Okay, auto-pack. Automatic dress na siya, pipikapin mo na lang doon na madaling araw or umaga, nasa sayo kung anong oras mo kukunin. So, kung may dala kang manok, di ko lang alam kung ano yung laban nila kung may dala kang chicken kung papadress mo doon. So, pwede ka daw kumuha doon, no? So, hindi ko lang alam kung magkano. So, ang sabi nila, wala pa daw doon yung laman loob. So, separate payment na naman yon. So, tatanungin natin mamaya yung may-ari kung magkano, kung bibigyan niya tayo ng discount in case man na 50 yung kukunin natin or 40. So, yun. So, hanggang dito na lang guys. So, marami pa tayong gagawin. No? Maglalaba pa tayo. Napakadami kong gagawin. Maglilinis muna ako ng bahay. And then, yun. Pinakita ko lang sa inyo kung paano, kung ano yung, kung saan yung farm dito sa Tarlac. Pero, sorry, kasi hindi tayo nakapag-vlog sa loob kasi nga, it's confidential. So, hindi talaga pwede. So, sinabi ko dun sa bantay nila. So, kasi nga, hindi ko alam sa kanila kung ano yung bawal. So, yun. Siguro, sa mga next vlog ko guys, is gagawin natin is, sasamahan nyo ako, papakita ko sa inyo paano yung pag-pick up doon. And then, abangan nyo yung mga channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please like, share, and subscribe to my channel. So, gusto mo kumita sa negosyong to, so, samahan mo ako paano ko gagawin. So, hanggang dito na lang guys. Ingat kayo. Peace!